Alam niyo ba mga kabarangay na ang theme song ng Barangay Love Stories na pinamagatang Ala-Ala ay nabuo noong 2001 sa collaboration namin nina Maestro Jimmy Jurado, Papa Gasti at Papa Bono? Nagsimula ito sa isang katuwaan lang. Sa tulong siyempre ng Radio GMA Vice President Sir Glenn Aliona, di sukat akalaing makikilala at mamahalin din pala ang kantang ito sa buong Pilipinas. Yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Sikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-ala'y masinop na inipon. Dear Papa Van, ako si Amir, tubong Alcala, Cagayan. Namamasukan bilang welder si Papa, habang nurse naman si Mama sa isang private hospital. Larawan kami ng masayang pamilya. Hindi mayaman, hindi rin naman mahirap. Sakto lang. Maliit lang ang bahay namin kung tutuusin. Idinugtong lang kasi ito sa bahay ng lola ko. Madalas kong naririnig kay lola ang pagkadismaya niya sa pamumuhay namin. Ikaw naman kasi eh, kung tinanggap mo na sana yung alok sa iyong trabaho sa Singapore, eh di sana maginhawa ng buhay mo ngayon. Alam niyo namang mas gusto kong dumito na lang, Nay. Nakakasama ko pang mag-ama ko. Saka kayo po. Nangihinayang lang ako sa tinapos mo. Malayo pa sanang mararating mo niyan, ani Lola. Okay naman po ako sa trabaho ko ngayon, Nay. Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit sa dinami-dami ng naniligaw sa'yo, sa walang natapos ka pa napunta. Huwag na nating pagtalunan ito, Nay. Ha? Nagsusumikap naman po si Ben para buhayin kami. Sapat na sa akin yon. Hay! Ewan ko na, anak. Napahingang malalim na lang si Lola bago niya tinalikuran si Mama. Makalipas ang ilang segundo ay saka naman lumabas si Papa mula sa kwarto. Narinig ko yun, Ma. Pasensya ka na, ha? Kung lagi mo na lang akong dinidepensahan sa nanay mo, hayaan mo't dodoblihin ko na lang ang pagsusumikap ko. Malungkot na sabi ni Papa. Huwag mo na lang siyang pansinin pa. Ganun lang naman si nanay, pero mabait yun. Mahina ang tugon ni Mama. Hanggang sa alukan ng boss ni Papa ng trabaho sa ibang bansa. Nangangailangan daw kasi sila ng skilled workers sa Qatar. At isa ang aking ama sa napipisil niyang ipadala sa kumpanya nila sa ibang bansa. Medyo nagtalo pa ang mga magulang ko nung magpaalam si Papa. I-grab ko na lang yun, Ma. Bibihira lang ang nabibigyan ng ganong pagkakataon eh. Baka nakakalimutan mo, hindi ko tinanggap yung trabahong alok sa akin sa Singapore. Dahil lang gusto ko, kumpleto tayo dito. Pero Ma, ako ang padre de pamilya. Ako dapat bumubuhay sa inyo. Saka kailangan kong gawin to para sa anak natin, Ma.
hindi agad nakasagot ang aking ina sa hirit ni Papa. "Hindi, sige, kung yan talagang makakapagpanatag ng isip mo." Batid kong labag sa loob ni Mama ang naging desisyon niyang payagan si Papa. Fly now, pay later ang sistem ng agency ni Papa. After ng 2 weeks na training niya sa Maynila ay nakaalis na rin siya ng bansa. Mahirap sa aming pamilya ang maiwan ni Papa. Pero kailangan naming magpakatatag alang-alang sa ikakaunlad ng pamumuhay namin. Hindi pa rin tumigil si Mama sa pagtatrabaho. Sa kabila noon ay nagagampanan pa rin naman niya ang tungkulin sa amin. Dahil sa pagsusumikap ng mga magulang ko ay nakapagtapos ako ng sekundarya. Kahit ilang graduation ko na ang hindi nauwian ni Papa, ayos lang. Naiintindihan ko namang maigpit lang ang kumpanyang pinapasukan niya. Kuleyo na ako nang dumating ang isang pagsubok sa aming pamilya. Tuluyan na kaming tinalikuran ni Papa. Natuklasan ni Mama na may ibang babae na siyang inuuwian sa Maynila. Nakita ko kung gaano nahirapan ang aking ina. Gabi-gabi ko siyang naririnig na humihikbi sa kanyang pagtulog. Walang araw na hindi ko sinumpa ang aking ama. Nasana, hindi siya patulugin ng konsensya niya. Sana, makarma siya sa ginawa niyang pangiiwan sa amin. Sana maghirap sila nung babaeng ipinalit niya kay Mama. At sana hindi na mag-cross pa ang landas naming dalawa. Dahil kapag nagkataon, baka kung ano lang ang magagawa ko sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, tila bumalik na sa dati ang sigla ni Mama. Mas naging blooming pa nga siya, Papa Van. Nanibago talaga ako nang makita kong naka-lipstick siya. Bagay na hindi naman niya gawain. Inunawa ko na lang siya. Baka kasi paraan lang niya yun para makalimot sa ginawa ni Papa. Hanggang sa isang gabi na may inuwing lalaki si Mama. Si Tito Alex. Boyfriend daw niya. Ganun na lang ang gulat ko nung time na yon. Pero at some point ay masaya ako para kay Mama. Agad kong nakapalagayan ng loob si Tito Alex. Kahit wala siyang trabaho ay masipag naman siya sa gawaing bahay. Tinuturuan niya ako sa lahat ng assignments ko at nakita ko rin kung gaano niya kamahal ang aking ina. Alam kong pinag-usapan na si Mama ng ilan sa kapitbahay namin. Ang ilan pa nga ay sinasadyang paringgan ako. Marahil ang ilan sa kanila ay hinuhusgahan na siya. Pero ano't ano pa man ang isipin nila, wala na akong pakialam, Papa Van. Dahil ang tanging nais ko lang ay ang makitang masaya ang aking ina. Alam niyo ba, mga kabarangay, na ang rap version ng Barangay Love Story Theme na Ala-Ala ay isa na namang collaboration namin ni Maestro Jimmy Jurado kasama ang isa sa mga matitinding local rap artist ng Cagayan Valley, Ricky Guim. Ilalagay, ilalahat, ilalapat sa sulat, baka sakaling mapawasan aking dinaranas. At Boy Tumaliwan ng Kana in saxophone. Inakala ko, Papa Van, na magpapatuloy na ang magagandang ganap sa buhay naming mag-ina. Pero nagkamali ako. Kadarating ko lang galing school, nang marinig kong may umiiyak. Agad akong nag-alala nang makita ko si Mama. "May ibang babae ang Tito Alex mo, Amir.
nilayasan na niya tayo. Bakit ganun, anak? Hindi naman ako nagkulang. Bakit niya ako niloko? Huwag mo ngang sayangin ang luha mo dun, ma. Wala naman sa'yo ang problema eh. Sadyang di lang siya marunong makuntento. Bagya akong natigilan nang makita kong hawak ni mama ang kahong lagayan ng pera. Bakit ito, ma? Noon na siya lalong humagulgol. Tinangay niya lahat ng ipon ko. Para akong nanghina sa narinig ko, Papa Van. Tinangay ni Tito Alex ang perang gagamitin ko sana sa aking pagkokoleyo. Maging ako ay tuliro na rin. Hindi ko alam kung saan nga ba ako magsisimula. Sa galit ko ay sinugod ko si Tito Alex sa dati niyang tirahan. Pero bigo ako dahil wala raw siya ron. Okay lang, ma, kung next school year na lang ako mag-i-enroll. Mag-ipon na lang muna ako. Hindi ka hihinto, Amir. Ma, hindi naman po mawawala yung eskwelahan eh. Hayaan mo naman sana akong tulungan ka. Gusto mo talagang makatulong? Pwes, ituloy mo ang pag-i-enroll mo, anak. Ganun lang kasimple. Pagtataas ng boses ni mama. Gaya ng sinabi ko kanina, ako nang bahala sa pang-enroll mo. Balita ko, pwede naman ng 500 na paunang bayad sa CSU. Madali ko na lang marimedyohan yun. Pagdidiin niya na hindi ko na lang kinontra pa. At ganun nga ang ginawa namin, Papa Van. Nagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral. Pero hindi pa rin ako pumayag na walang naitutulong kay mama. Namasukan ako bilang dishwasher sa isang kantina malapit sa school. Sakto kasi may 2 oras na gap ang mga klase ko. Kaya sa tuwing bakante ko ay dumediretso ako doon upang gawin ang trabaho ko. Bawat araw ay sumasahod ako ng 150 na siya ko namang itatago. Nakatulong din ang ipon kong yun nang minsang magkaroon kami ng school requirements. Hindi na ako humingi pa kay mama. Kasalanan ang pagsisinungaling, Papa Van. Pero kung yun lang ang paraan para matulungan ang aking ina, ay gagawin ko. Second semester na nang makilala ko si Jane. Hindi pangkaraniwan ang ganda niya. Marami siyang maniligaw at hindi na yun nakakapagtaka. Dahil sa magkaibigan kami ay hindi ko maiwasang mailang sa kanya. Sanay na rin ako na pinariringgan ng mga lalaking umaaligid sa kanya. Magaan ang loob ko kay Jade, Papa Van. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko siya gusto. Sa tuwing tinititigan niya ako ay tensyonado ako. Madalas ko na rin siyang iniisip bago ako matulog. Di hamak na mas gwapo sa akin yung mga manliligaw niya. Kaya hindi na ako maasang papansinin pa niya. Ang nakapagtataka lang, sa dami ng umaaligid sa kanya ay wala siyang sinasagot. Bagay na hindi ko maiwasang ikantyaw sa kanya kapag nagbabarahan kami. Hintayin mo ako mamaya, ha? Sabay tayong uuwi. Anya na para bang wala na akong kawala pa. Ay nako, kung bakit kasi wala ka pang sinasagot sa mga manliligaw mo, edi sana may boyfriend ka na ngayon, kantyaw ko. Kung bakit kasi hindi mo na ako niligawan eh, edi sana girlfriend mo na ako ngayon. Ha? Gulat na tanong ko. Ikaw lang, Amir eh. Manhid ka sa lahat ng pinapakita ko. Gusto kaya kita. Matagal na. Hala, siya oh. Pabirong tugon ko pero ang totoo ay
Tuwang-tuwa ako deep inside, Papa Van. Alam nyo ba, mga kabarangay, na ang maemosyong lyrics ng Barangay Love Story Theme ay mula mismo sa creator ng programang ito na pinagkakautangan ng Barangay 89.3 Tugigaraw City ng malaking utang na loob. Siya ay walang iba kundi si Ginoong Virgilio Oralio na mas kilala bilang Papa Bono. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa alaalay masinop na inipo. Hindi nagtagal ay niligawan ko na si Jade. Aminado akong lumakas ang loob ko nang magpahiwatig siya ng pagtingin sa akin. After ng class namin ay naihahatid ko pa siya sa kanila. Minsan kapag natripan namin ay namamasyal kami sa mall at kumakain kung saan saan. Siya ang nagsilbing inspirasyon ko sa aking pag-aaral. Hindi ko namamalayan ang pagod, Papa Van. Basta't kasama ko siya. Sa pangatlong pagkakataon, sinubukan muli ni Mama ang magmahal. Tulad ni Tito Alex ay itinira rin niya sa bahay si Tito Arman. Aminado akong nag-aalangan na ako kay Tito Arman. Ayoko lang kasing maulit yung ginawa ni Tito Alex. Dahil doon ay sinadya kong dumistansya sa kanya. Kinakausap ko lang siya kapag may tinatanong. Ayos naman ang unang buwan nilang pagsasama. Bahagyang gumaan ang loob ko sa kanya nang makita kong siya ang gumagastos para sa pangangailangan sa bahay. Kahit papano kako ay hindi siya tulad nung isa na pinirahan lang si Mama. Hanggang sa isang araw, kararating ko lang noon from school. Dinig ko mula sa aking kwarto na tila may kausap si Tito Arman sa cellphone. Huwag mo akong problemahin dito, babe. Ayos lang ako. Oh, baka pinababayaan mo na naman ang sarili mo dyan, ha? Hindi ko mapigilang mangiti sa kasyutan ni Tito Arman sa aking ina. Wala kang dapat ipag-alala sa ipon natin. Masinop naman ako eh. Basta lagi kang mag-iingat dyan, ha? Balita ko, sobrang lamig daw dyan sa Japan. Japan? Bulong na tanong ko sa sarili. I love you too, bakit ko? Sa narinig ko ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bakit mo? Tama ba yung dinig ko? Oh, bakit andyan ka? Bakit nakikinig ka sa usapan ng may usapan? Demonyo ka, huwag mo akong tinatarantado dito, ha? Umamin ka nga sa akin. Asawa mo yung kausap mo, no? Oo. Anak nang. Uupakan ko na sana siya nang biglang pumagit na sa amin si Mama. Ma, tumabi ka dyan at sasampulan ko lang yung tukmol na yan. Niloloko lang tayo niyan, Ma. Pwede ba, Amir, huminahon ka? Paanong di ako hihinahon? E natuklasan kong niloloko ka lang ng gagong to. May asawa na yan. Kita ko sa mukha ni Mama na parabang ayaw pa niyang maniwala sa sinasabi ko. Amir, tigilan mo na to, ha? Hindi ka na nakakatuwa. Bakit hindi siya mismo ang tanungin mo, Ma? Totoo bang sinasabi ng anak ko, Arman? May asawa ka na? Saglit na namagitan ang katahimikan sa pagitan naming tatlo. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa iyo. Pero maniwala ka. Hindi na pinatapos ni Mama si Tito Arman sa pagsasalita. Mag-asawang sampal ka agad ang dumapo sa mukha ni Tito Arman.
Pagkatapos noon ay nag-alsabalutan na si Tito Arman at nilayasan na kami. Sa pangatlong pagkakataon, Papa Van, ay nabigo na naman ang aking ina. Kahit nasabihin sa aking ayos lang siya, Papa Van, damakong nagpapanggap lang ang aking ina para hindi ako mag-alala. Nang ikwento ko kay Jade ang sinapit ni Mama ay bahagya rin siyang nalungkot. Dahil sa sitwasyon ni Mama, Papa Van, ay pinalipas ko muna ang isang linggo bago ko dinala sa bahay si Jade. Kabado ako ng oras na yon. Sakto kasing iba ang mood ni Mama pagkadating namin. Nang makita niya kami sa pintuan ay biglang sumeryoso ang titig niya. Sino yan, Amir? Si Jade po, Ma. Girlfriend ko po. Nanginginig na tugon ko. Ganun ba? Anya saka biglang tumahimik. Hoy, bakit hindi mo siya papasukin? Hali kayo at ipaghahanda ko kayo ng merienda. Sa naging tugon ni Mama ay para akong nabunutan ng tinik. Mula noon ay mas dinalasan pa ni Jade ang pamamasyal sa bahay. Masaya rin akong makita ang nagkakasundo si Jade at ang nanay ko. Wala akong ibang dalangin noon, Papa Van, kundi ang sanay. Magtuloy-tuloy na ang masasayang kaganapan sa buhay namin. Kaso mukhang hindi ata nakarating sa langit ang panalangin ko. Pauwi na ako noon ng bahay nang mangyari ang isang malagim na aksidente. Patawid na sana ako ng highway nang biglang bumangga sa akin ang isang motorsiklo. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari, Papa Van. Habang dumarami ang taong nakapalibot sa akin ay marahan namang nagdidilim ang paningin ko. Ang buong akala ko talaga ay katapusan ko na. Sa ospital na ako nagkaroon ng malay. Pagmulat ko ng mga mata ko ay ang nanay kong nag-aalala ang bumungad sa akin. Umiiyak na siya noon. Ano bang nangyari sa'yo, anak? Halos mahimatay ako kanina nang makita kita. Sorry po, Ma, pero masyado po kasing mabilis yung pangyayari. Pasalamat na lang tayo at binti mo lang ang napuruhan, Amir. Dahil kapag nagkataon, naku, baka ikamatay ko na rin. Anong napuruhan ang ibig niyong sabihin, Ma? Nagkaroon ng fracture sa dalawa mong binti, anak. Kailangan mong maoperahan sa lalong madaling panahon. Ano ho? Hindi na ba ako makakalakad? Ma, hindi ito pwedeng mangyari. Nagkakamali lang yung doktor. Ma, please, pagalingin mo ako. Hindi ako maaaring mabaldado. Hindi maaari, Ma. Hagulgol na tugon ko. Sa isang iglap, Papa Van, ay nagbago ang takbo ng buhay ko. Bumaba ang tingin ko sa sarili. Nanliliit din ako sa tuwing pinagsisilbihan ako ni Mama. Yung pakiramdam na parang wala na akong silbi, Papa Van. Ganun ang nararamdaman ko. Hindi na rin ako nakapasok ng school simula noon. Panigurado kasing tutuksuhin lang ako ng ilan sa mga kaklase ko. Kapag dinadalaw ako ni Jade sa bahay, ay hindi ko maiwasang mahiya. Parang ako kasi ang napapagod para sa kanya. Kaya kapag nabibigo siyang puntahan ako ay iniintindi ko na lang.
At hindi nga nagtagal pa pa-van ay nanlamig na si Jade sa akin. Hindi na siya nakaka-reply sa mga text ko. Bihira na rin niyang nasasagot ang mga tawag ko. Meron pa yung sasagutin niya nga pero mainit naman ang ulo. Jade, mabuti naman at sinagot mo na yung tawag ko. Bulalas ko sa sobrang pagkamis ko sa kanya. Ano naman ba yun, Amir? Bakit ba hindi ka mapakali? Parang lagi ka na lang tumatawag ah. Hindi mo naman sinasagot kasi. Hindi siya kaagad nakasagot sa sinabi ko. Jade, mahal mo pa ba ako? Dugtong na tanong ko. Pwede ba, Amir? Ang dami kong ginagawa dito. Iritadong tugon niya. Simula kasi nang madisgrasya ako eh, nanlamig ka na sa akin. Okay, fine. Hindi na ako masaya, Amir. Kung nahihirapan ka, mas nahihirapan ako. Paano kita ipapakilala sa mga magulang ko sa ganyang kondisyon? Hindi ko pinangarap ang mag-alaga ng taong baldado sa buong buhay ko. Sobra akong nasaktan sa mga sinabing yun ni Jade. Sa sobrang sakit ay bumalong na lang ang mga luha sa aking mga mata. Nang malingon ko ang isang santo sa bahay, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ano bang nagawa ko sa'yo? Bakit kailangang pahirapan mo ako ng ganito? Naging mabuti naman akong anak, di ba? Sana pinatay mo na lang ako. Lumipas man ng panahon, alaala ay naroon sa isip mo, sa puso mo. Hanggang sa kailanman, kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng alaala sa buhay mo. Masakit man ang nangyari sa amin ni Jade, ay wala na akong magagawa pa kundi tanggapin ito. Kaya mula noon ay nagkulong na lang ako sa bahay. Tanging si Mama at Lola na lang ang nakakasalamuha ko. Sa tuwing natatanaw ko sa bintana ang mga taong nagdaraan ay nalulungkot ako, Papa Van. Nalulungkot dahil hindi na ako makakalakad pa tulad nila. Tanging sa kama at wheelchair na lang umiikot ang mundo ko. Nagpapasalamat pa rin ako kahit papano at mayroon akong inang matiyagang nag-aalaga sa akin. Pagpasensyahan mo na anak kung hindi ko pa kayang maipa-opera ka ha. Masyado kasing mahal ang kakailanganing halaga. Ani Mama habang pinapaliguan ako. Ano kaya kung dalhin natin si Amir sa ibang doktor anak? Malay mo, mas mapapadali ang paggaling niya kapag pinasuri pa natin siya sa ibang spesyalista, sabad ni Lola. Hindi na kailangan, Nay. Pag-eeksperimentuhan lang nilang anak ko. Pero anak, wala namang mawawala kung susubukan natin. Sinabing dito na lang siya. Bakit ba ang kulit mo, Nay, ha?
Kapwa kami nagulat ni Lola sa biglaang pagtaas ng boses ni Mama. Dito lang ang anak ko. Walang ibang pwedeng makakapagpagaling sa kanya kundi ako lang. Kaya dito lang siya sa tabi ko. Paulit-ulit na sabi ng aking ina saka siya nag-walk out. Sa inasal na yun ni Mama ay inaamin kong naninibago ako. Hindi naman kasi niya dati pinagtataasan ng boses si Lola. Naging mainitin na ang ulo niya, Papa Van, sa hindi ko malamang dahilan. Isang tanghali, laking tuwa ko nung madaan sa bahay ang tiyahin kong therapist. Alam kong malaki ang may tutulong niya sa paggaling ko. Kasalukuyan niyang sinusuri ang kondisyon ko nang biglang dumating si Mama. Agad niyang pinaalis ang tiyahin ko nang madat na niyang hawak nito ang binti ko. Sinong may sabing pakialaman niyo ang anak ko? Umalis kayo sa pamamahay ko. Pero ate, hayaan mo sanang tulungan ko ang anak mo. Hindi. Hindi namin kailangan ng tulong niyo. Umalis na kayo dito. Hindi na ako nakaimik noon. Kitang-kita kasi sa mukha ni Mama ang sobrang galit sa nadatnan niya. Mula noon ay pinaglalak na niya ako lagi ng pintuan sa tuwing iiwan niya ako sa bahay. Ayaw daw niyang kung sino-sino ang lumalapit sa akin. Bakit ma? Ayaw mo noon? May nagmamalasakit sa akin? Para mas mapadali ang paggaling ko. Hindi natin kailangan ng kahit sino, anak. Hindi ako makakapayag na paglaruan ka nila. Kung ibang tao lang siguro ako, Papa Van, iisipin kong nawawala na sa katinuan ng aking ina. Para kasing ganun na lang ang takot niya sa tuwing nakakita ng ibang tao. Agad siyang naaalarma sa tuwing may lumalapit sa akin. May mga araw, Papa Van, na naiinip na ako sa bahay. Lalo na kapag nakikita kong wala akong naitutulong kay Mama sa mga gawaing bahay. Tulad na lang nung isang araw. Abala si Mama sa paglilinis ng kwarto ko. Mula kasi nung nadisgrasya ako ay hindi ko na naasikaso ang paglilinis. Pupunasan na sana niya ang ibabaw ng tukador ko. Dahil sa hindi niya maabot ito ay kinuha niya ang study table ko at kanyang tinuntungan. Pag akyat pa lang ni Mama sa table ay kinutuban na ako. Mukhang alanganin ang posisyon ni Mama sa ibabaw ng study table ko. Hanggang sa nakita kong na-outbalance siya at dahil siguro sa taranta ko ay agad akong napatayo at nagmadali para saluhin siya. Pagkababa ko kay Mama ay saglit akong natigilan, Papa Van. Hindi ako makapaniwalang nagawa ko siyang puntahan ng walang kahirap-hirap. Ma, nakakatayo na ako. Nanginginig na sabi ko. Nag-aalangan na akong gumalaw noon sa takot na baka matumba ako. Patawarin mo ako, anak. Nangingilid na ang luha sa mga mata ni Mama. Patawarin? Hindi kita maintindihan, ma. Takang tanong ko. Hindi ka naman talaga baldado, anak. Ano pong ibig niyong sabihin? Walang bali ang mga buto mo sa paa, anak. Kung tutusin ay, matagal ka na sanang nakakalakad. Palabas ko lang ang lahat, anak. Ang tungkol sa operasyon mo, hindi totoong kailangan mo pang dumaan sa operasyon para lang gumaling. Kaya ba ayaw mo akong ipatingin sa ibang doktor, ma? Kaya ba kinukulong mo ako dito sa tuwing aalis ka? Iniwan ako ng babaeng pinakamamahal ko dahil sa kagagawan mo, ma. Bakit po?
Umiiyak na ako noon. Dahil natatakot akong ako naman ang iwan mo, anak. Tulad ng tatay mo at ng ibang lalaking minahal ko. Nagsimula ang lahat ng ipakilala mo sa akin si Jade. Alam kong balang araw ay iiwan mo na ako. At hindi ako makakapayag na mangyari yon. Kaya nagawa kong kontrolin ang lahat sa'yo, anak. Kaya nagawa ko yun, anak. Hindi ako makapaniwala sa naging kapalaran ko sa sarili kong ina, Papa Van. Ang hirap lang nung wala akong magawa kundi patawarin na lang siya. Dumadaan sa matinding depresyon ang aking ina. Anong klaseng anak ako kung dadagdagan ko pang lungkot na pinagdadaanan niya? Sa kabila ng lahat ay mas pinili pa rin naming bumangon. Mas marami pa rin naman ang magagandang nangyari sa amin. Oo, Papa Van. Napatawad ko na si Mama sa nagawa niya. Nagbalik na rin ako sa pag-aaral. Nakakatawa nga kasi nakikipagbalikan pa sa akin si Jade. Pero dahil sa natuto na ako ay hindi ko na siya tinanggap pa. Sa kabilang banda, nakatulong din yung nangyari sa akin. Dahil doon ay nakita ko kung hanggang saan lang ako kayang mahalin ni Jade. Sad to say, hindi niya deserve ang pagmamahal ko. Hindi siya yung tipo ng babae na makakasama ko habang buhay. Sana ay mabasa rin itong love story ko, Papa Van. Dahil lubos ko itong ipagmamalaki kapag nagkataon. Plano ko ring dumalaw sa istasyon niyo one of these days. Matagal ko na kasing pangarap ang makita kayo in person, Papa Van. Isa pa, gusto ko ring makita si Mami Chini in person. Ang ganda niya kasi sa Facebook. Malay natin, baka siya na yung babaeng matagal ko nang hinihiling kay Lord. Joke lang po. Pero malay natin, di po ba? Hanggang dito na lang po, Papa Van. At maraming salamat po. Lubos na gumagalang Anir. Lumipas man ng panahon, alaala ay naroon sa isip mo, sa puso mo. Hanggang sa kailanman, kwento na. Yaman ng alaala.